Hi guys! Kayo ba ay member na ng Pagibig? At gusto niyong makapag-open ng MP2 Savings Account na kung saan ito ay nagbibigay ng mas malaking kita? Tara, samahan niyo po ako mag-open ng account online. But before po tayo mag-open ng MP2 Account, dapat siguraduhin natin na tayo ay active Pagibig Member 1. Dahil hindi po magiging successful ang inyong registration kapag hindi kayo active P1 member. Susundan niyo lamang po ang video tutorial na ito. Okay guys, so gamit ang inyong desktop and laptop, punta po tayo sa search tab ng Google Chrome. Type lang po natin ang MP2. MP2 enrollment online. Nakita niyo po, nasa search tab ko na siya. So, sinlight po siyang chinecheck. So, enter lang po natin ito. Now, maninavigate na po tayo ngayon sa www.pagibigfundservices.com or pwede na pong i-click itong Modified Pagibig II enrollment. So, click po natin ito. Okay, nandito na po tayo ngayon sa Modified Pagibig II Enrollment. So, unang-una pong hihingin ni Pagibig ay ang ating Pagibig Made Number. So, ano nga po ba ang Pagibig Made Number? So, ito po yung Members Identification Number natin simula nung tayo ay naging membro ng Pagibig. So, type lang po natin dito. Okay. And then yung ating last name, yung ating first name, and then yung ating date of birth. Okay? Now, mahihingin po sa atin, enter po natin ang code o tinatawag na CAPTCHA. So, maaaring iba po ang makikita nyo sa inyong desktop or laptop once na kayo ay nag-enroll. Now, o ibang CAPTCHA yung ibibigay po sa inyo. So, let's say kung capital letter, dapat po ay capital letter ang i-enter natin. And then, once na na-enter na po natin, submit lang po natin. Okay, try po natin i-submit. Okay, perfect. Now, sa kaliwang bahagi po, makikita nyo po dyan ang Pagibig Meet Number, yung name nyo, date of birth, teen, present home address, mobile phone, yung telephone natin, yung email addresses po natin, yung aking employer, and yung employer address. Now, dito naman po sa kanang bahagi, makikita nyo po dyan ang desired monthly contribution. So, ang tanong, magkano po ba ang ihuhulog ko sa Pagibig? So, depende na po ito sa inyo. So, let's say, 1,000, 1,500. Depende na po ito sa inyo kung magkano ang ihuhulog natin kada buwan. However, hindi po ibig sabihin na let's say ang pinili ko ay 1,000 pesos ay ito na po yung ihuhulog ko kada buwan. So, depende pa rin po sa inyo. Ang importante, hindi bababa sa 500 pesos ang ihuhulog natin sa Pagibig. Okay, so let's say 500 pesos po. Okay, enter lang po natin. Now, mapupunta naman po tayo ngayon sa preferred dividend payout. So, mayroon pong dalawang klase ng pag-payout ng ating dividendo o yung kita ng ating hinulog sa Pagibig. So, una dyan ay ang annual basis o taunang payout. And of course, yung isa naman, yung pangalawa ay yung 5-year and fixed term. So, depende pa rin po sa inyo kung ano yung gusto nyong payout terms. So, since for my case, so since maliit lang naman po yung pinili ko, 500 pesos, so I prepared po na i-select ang 5-year end term. Bakit po?
Kasi since maliit nga lang po, nabanggit ko kanina, is hahayaan ko pong tumubo ng tumubo yung aking inihulog sa pag-ibig ko. Compounding, kumbaga. Okay, so let's say na piling nyo po ay 5-year enter. Okay, click nyo lang po yan. Okay, mode of payment. Okay, punta po tayo sa mode of payment. So, sa mode of payment, mayroon po dyan na salary deductions, over-the-counter o OTC, and through any accredited pag-ibig collecting partners. So, let's say po ang pinili nyo mode of payment ay salary deductions. So, salary deductions, dapat po nakipag-coordinate po tayo sa HR o sa finance ng ating kumpanya para po ma-arrange kung paano ang deduction nito. So, let's say over-the-counter naman. So, maaari po kayong magbayad sa pinaka-nearest branches ng pag-ibig dyan sa lugar ninyo. So, and through any accredited pag-ibig collecting partners. So, pwede rin po magbayad through GCash and credit card. Pwede rin po ang alam ko. And so, many partners po ng pag-ibig na pwede tayong magbayad. So, since malapit po sa aming opisina, ang nearest branches dito na pag-ibig sa amin, ang isasalat ko po ay ang over-the-counter. Okay. Now, question naman po ay ang source of fund. So, marami pong pagpipilian dyan. So, let's say, sa loan mo ba, company sale, gift, maturity, surrender of life policy, other income sources. So, ang pipiliin ko dito ay ang employment income. Since tayo po ay employed. Okay? Now, once everything is okay, na-double check nyo na po ang mga detalye, mga information. Sa iba pang bahagi po, by clicking the submit button below, I hereby agree to the govern by the foregoing terms and conditions. So, terms and conditions, pag i-click nyo po yan, pwede nyo pong basahin o para malinawan po kayo. Now, masabasa nyo na po yan, click nyo lang po ang submit. So, submit po natin. Save yan at pwede nyo rin po i-print para may copy po tayo. Okay, so check po natin while naglo-load po. Okay? So, automatic na detect siya ng aking printer. Okay, so let's take a look kung ano pong klase. Okay, not responding. Okay, check. Atayin lang po natin, medyo turtle yung aking naglo-load yung aking computer. Okay? Now, loading lang po. Atayin lang po natin. Kung ano po ang... Okay. Now, so, yan na po. So, automatically, na-detect siya ng aking printer. And kung mapapansin po ninyo, dito sa kanang bahagi ng ating form, ayan na po yung aking MP2 account number. So, every time po na maghuhulog o magbabayad ako, ito po ang ipipresent natin. So, napili ko kanina over-the-counter. So, ito po yung isusulat natin doon sa payment form sa pag-ibig. So, tandaan lang po natin, magkaiba po ang P1 sa MP2. Okay? So, ganun lang po kadali. So, ipiprint ko lang po ito later on and then, or isave ko para meron po ako kopya. So, ganun lang po kadali. And naway na linawan tayo and nasundan nyo po yung ating video tutorial recording sa MP2 online account enrollment. Maraming salamat. So, ganun lamang po kadali ang mag-open ng Pagibig MP2 Savings Account. Naway nasundan nyo po ang video tutorial na ito at sama-sama po tayong mag-save for our future. See you on our next video tutorial at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe.